ang ating mga pananalita, kapag ka nakakapanakit po ng kalooban ng ibang tao, maaari po tayong humarap sa legal na responsibilidad. Pinagsabihan mo ng hindi ang mga tao, pwede silang maanoy. At ang sinasabi po ng ating revised penal code, kung hindi ako nagkakamali sa Article 286, tingnan nga natin, baka nagkamali ako eh. Paalala po ito, nagpapaalala po ako sa inyo ha, na maging observe, kumbaga umakto po tayo ng mayroong proper decorum sa social media ano at sa publiko. Sa Article 286 ng ating revised penal code, makikita po, is it Article 286? Andali, at ako'y matagal nang hindi rin nagtuturo kaya nakakalimutan ko na yung iba. O sabi dito sa Article 288, I'm sorry, is it 288? Yan. Hindi, 287. Sa Article 287, light coercions. Pero hindi po yan yung maaari pong maging kaso. Kapag ka ikaw ay nakakaanoy ng tao, meron pong tinatawag na second paragraph dito na any other coercions or unjust vexations. Naalala nyo si Attorney Rowena Guanzon, di ba? Sinumpahan niya ng demanda ang mga taong tumitirada sa kanya ng unjust vexation, particular si Undersecretary Ronald Cardema. Pero ito po ay dinismiss ng prosecutor. Yet, bagamat madidismiss, yung iba nagpo-prosper, still kaso pa din eh. Kapag ka pinadalan ka ng supwena ng prosecutor, kaso pa rin yan, mamumroblema ka lalong-lalo na kung ikaw ay wala namang kakayahang ipagtanggol lang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng abogado. More so, kung wala kang alam sa batas para ipagtanggol lang iyong sarili kung hindi mo kayang magbayad ng abogado. Ang unjust vexations po ay napakalawak. Pero ang pagsasalita ng sinungaling sa isang tao, ng kabubuhan, katangahan, ng direkta sa isang tao, ang panglalait sa kanya, yan po ay simply stated as unjust vexation. Pero kung yan po ay mag-a-amount sa kanyang pagkakasira ng reputasyon, halimbawa, ang isang taong sinasabihan mo ng sinungaling ay may pinag-iingatang kredibilidad sa pagsasabi ng katotohanan, maaari kang magkakaso ngayon ng Republic Act anang Article 353 sa nabanggit din po na batas na libelo. Ang punto ko ngayon mga tol, huwag tayong tumulad dito sa ating kapwa vlogger. Ano? Ito po ay isang pro-BBM vlogger. But unfortunately, out of his passion and maybe lack of understanding kung ano po ba ang nasasaad sa batas, nagkaroon po ng limitasyon o hindi niya po nakita ang limitasyon sa kanyang karapatan sa pagpapahayag at pag-suporta sa ating mahal na Pangulo. Hindi porket tayo ay sa tingin natin tama, lalabis na din po tayo sa ating mga sasabihin. Bakit? Sinampahan po siya ng kaso ng Republic Act 11313, the Safe Space Act of 2019 yata ito. Republic Act 11313. Ito po, an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online workplaces, and educational or training institutions. Ang short title po nito ay Safe Spaces Act. At ito po ay naipasa noong April 17, 2019. At landmark case po ito kasi sa aking pagkakaalam, tinanong ko na rin po sa aking mga kaibigang abogado, first time din po nilang madinig na meron na pong na-convict sa paglabag sa Republic Act 11313. The Safe Spaces Act of 2019. Pakinggan po natin ang balita. Salamat, Jessa Pearl USA, sa iyong super chat. Pakinggan po natin ang balita. Isa po itong paalala, mga tol. I hope maging circumspect tayo sa ating mga actions at sa mga salita. Tama ba yung salita na ginamit ko? Ano? Tingnan ko nga yung nalilito ko ngayon, ah. Yan. Maging unwilling tayo to take risk, yung circumspect, ano, di ba? Na dapat, bago tayo magsalita, isipin po natin yung consequences ng ating action at ng ating pananalita. Huwag niyo akong gagayahin. Meron akong purpose kung bakit ako nagsasalita ng mga BTS dito. But it doesn't mean, napansin niyo ba, kapag ka nagsasalita ako ng BTS, in general,
Napansin nyo ba pag nagsalita ako ng BTS sa ating mga manonood dahil sinabihan nila ako ng bobo, dahil sinabihan nila ako ng tanga? At hindi po yun masama na gumanti ka dahil you have to defend your honor also. Pero yung ginagawa ko kay Maharlika ngayon, this is not good actually. Dahil pwede niya akong balikan at sampahan ng kaso. Yet, sabi nga, if you want to get relief sa korte, you have to come with clean hands. At alam naman natin na hindi po malinis ang kamay nitong si, o bunga nga na, direktahin na natin nitong si Maharlika. Puro kasinungalingan talaga lumalabas dito. At hindi niya naman ako masasampahan ng kaso kung nasa Estados Unidos siya. Ang tanging paraan para masampahan niya ako ng kaso ay pumunta siya rito sa Pilipinas. At kapag pumunta dito sa Pilipinas siya, katakot-takot na legal na kaso ang haharapin po niyan. Eh, sana pumunta po siya rito, kumbaga at my expense, siya naman ay makakasuhan ng mga gustong magkaso sa kanya. Ito, paalala, panoorin po natin ang balita. A vlogger learns that it's best to think before he clicks the hard way. A court in La Trinidad Benguet fined vlogger Renan Padawi 150,000 pesos. Renan Padawi, ang pangalan po ng vlogger. Isang Marcos supporter po ito. At ang kwento kasi dito, hindi na natin ipe-play yung buong video dahil nga mahaba po ito. Ibubuod ko na lang. Gusto ko lang magkaroon tayo ng basis sa sinasabi ko. Kaya ako po share yung video na ito mula po sa ANC. Now, going back sa ating pinag-uusapan na pagpapaalala, itong si vlogger na Pro Marcos, nagkaroon po ng pagyanig sa Norte noong July 29. Kung hindi ako nagkakamali, basta last week of July 2022, few days after ng SONA ng ating mahal na Pangulo. At syempre, ang nagiging ways kasi ng mga kalaban po natin sa politika ay i-hashtag ang nasaan ang Pangulo. Nag-hashtag itong nasaan ang Pangulo na nagngangalang, sandali, nagngangalang Mia Magdalena. Ano? Si Miss Mia Magdalena ay nag-hashtag ng nasaan ang Pangulo at meron siyang sariling kaparaanan na legal para i-criticize ang gobyerno. At nag-caught attention ito nitong si vlogger na pro-BBM at kin-all out nga itong si Mia sa pamamagitan ng mga mapangharas na pananalita sa harapan po ng social media to the extent na sinasabi nung Miss Mia ang naging biktima ay napaka-menacing, degrading, and kumbaga, sa madaling pangunawa, bastos para sa isang kababaihan ang sinasabi to the extent na parang pinagbabantaan niya pa na mamatay itong si Mia. Kaya naman, itong si Mia, isang educator at anak ng isang lawyer at kilala ang pamilya sa La Trinidad Benguet, ay nagsampa po ng kaso sa korte. Sinampa po ang paglabag sa Republic Act 11313 at makalipas lamang ang ilang buwan, 4 o 5 buwan, naglabas po ang korte ng desisyon at pinagmumulta ito po si vlogger ng 150,000 pesos. Salamat at multa lamang, walang pagkakakulong. Ngayon, ano ang lesson learned dito sa atin mga tol? Hindi porkit kumakampi tayo sa ating Pangulo ay immune na tayo sa mga kaso na maaaring nating kaharapin sa hinaharap. After all, kahit gaano katindi ang pagtatanggol po natin sa ating Pangulo, kung mali po ang ating naging kaparaanan, hindi po tayo kakampihan ng ating Pangulo at ng mga sumusuporta dito. Kasi hindi po yun tama at hindi po yun dapat. Sa mga vlogger na maaaring makapanood po nitong ating particular topic na ito dito sa live streaming, isipin nyo po muna ang inyong mga sasabihin. Ano, better to be knowledgeable about laws. Hindi naman kinakailangan maging abogado po tayo para malaman po natin ang mga batas. Sapat na na maging mapagmasid po tayo, magbasa tayo, makinig po tayo sa mga nagsasalita ng mga abogado at nagtuturo sa mga batas. Nang sa ganun, matuto po tayo. Kasi kung hindi natin kayang unawain nang tayo mismo ang bumabasa, nandyan po, napakaraming mga vloggers na abogado ngayon na matututo po tayo para protektahan na rin ang ating sarili at ang ating pamilya.
Sana hindi na maulit ang isang pro-Marcos na idedemanda ng isang kakamping at makokonvict ito sa panahon pa ng kasalukuyang administrasyon. Ang naangpunto, mga tol, di ba? Walang sinisino ang kasalukuyang administrasyon. Hindi palakasan. Hindi katulad nung nakaraang mga panahon, kapag kakakampi ka ng administrasyon tapos vlogger ka, para kang immune sa kaso. Kasi parang natutulog lang yung kaso sa ating prosecution o kaya sa korte. Ano? Parang si Maharlika, sinumpahan ng kaso ng kalaban sa politika ng nakaraang administrasyon, hindi umusad yung kaso niya. Ang nagsampa si Kiko Pangilinan. Pero ngayon, makikita natin na very fair ang ating Pangulo. Kahit ikaw ay pro-Marcos vlogger, kapag ka gumawa ka ng mali, mananagot ka. Hindi itinotolerate ng ating Pangulo ang mga maling gawain. Walang condonement na tinatawag, ano? Nor walang immunity sa atin kahit tayo po ay supporter ng Pangulo. Maganda po iyang senyales. Dahil sa isang demokrasyang bansa, dapat rule of law ang umiiral. At alam naman natin, ang Pangulo po natin ay may respeto sa rule of law. Sana paalala po iyan, huwag nang maulit sa ibang mga vlogger, higit sa lahat, sa mga kapwa po natin na nagmamahal sa ating Pangulo, huwag po tayong tamaan ng ganyang pagkakamali. Okay, muli, magbabalik po ako.